May mga nagtatagal na pag-abroad pero sa bandang huli, nagbabalik sa Pilipinas. Ito po ang espesyal na edisyon ng Pilipinas Online Bantay OCW, hatid ng Inquirer.net at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K. Bantay OCW. Bantay OCW. Kumustahin natin ang ating kabayang napakatagal na nagtrabaho sa ibayong dagat pero ngayon ay nandito na sa Pilipinas at matagumpay na nagbabalik sa farming. Mula po sa Qatar, makakakwentuhan natin si Ginoong Severino Dong Pepito. Hi Dong! Kumusta ka? Hi, welcome sa show! Thank you ma'am for having me. It's an honor. Sabi ko sa inyo ma'am, tagahanga niyo po ako follower at the same time. For a long, long time. Kahit sa abroad, nakakasundo ka pa sa Bantay OCW? Yes, opo. Oo, kasi 25, 26 years old na ang Bantay OCW program. Yes. O ikaw, ilang taon ka naman sa abroad? Overall, ma'am, 27 years to be exact. Oh, matanda ka ng isang taon sa programa. Konti lang. Opo. Ano ba nagtulak kay Dong para mag-abroad? Una-una, syempre, makatulong sa pamilya. And after that, nung magkaroon ako ng sariling pamilya, nagkaanak. So sabi ko, gusto ko yung hirap ko, ayaw kong danasin ng mga magiging anak ko. At that time kasi ang nakita ko lang talaga na pinaka the best na paraan is to go abroad. Kasi at that time po kasi usong-uso talaga yung pag-abroad. So nakiuso na rin ako at the same time. Pero that time, okay naman ang trabaho mo noon dito sa Pilipinas. Hindi siya ganun ka-stable, ma'am. Kasi nasa police service po kasi ako dati, ma'am. May ayaw po kasi nung mother ko. Oo. Sa at that time. Ayaw ko lang i-elaborate, ma'am. Pero nung nasa loob na po kasi ako nung nasa servisyo na ako, sabi ko parang hindi yata ito ang linya ko. So ayun, may nag-invite po sa akin na bakit hindi mo subukan mag-abroad for a change, malay mo. So ayun, binrab ko po yung opportunity na yun. From there, nagtuloy-tuloy na po, na-enjoy ko na siya. Although may mga struggles along the way, pero yung support base po kasi ng OFW, yung samahan ng mga OFW, pagka nasa abroad, particular sa Middle East, sa Saudi Arabia in particular, very close eh. Kaya doon po ako nagtagal at na-encourage po talaga. So, nakailang taon ka sa servisyo? 2 taon lang po, ma'am, sa police service. Ah, napaka-ikli lang pala. Pagkatapos opo, iniwan mo na siya, and then opo, nag-abroad ka na. Yes, ma'am. Tapos doon na po, nagtuloy-tuloy na po sa pag-abroad. Ilang taon ulit yung pag-abroad mo? 27 years, ma'am. Sa 27 years na yon, balikan ka naman. Every yes, year, ma'am. Every 2 years, nakaka-uwi ka? Sa Saudi Arabia, ma'am, yung first 2 contract po is 2 years. Then, after noon, every year na po, nakaka-uwi na ako. May chance na nadala ninyo ang pamilya? Yes po, nadala ko. Kaya lang, unfortunately, yung wife po kasi at that time, mahigpit eh. Hindi nakakalabas yung wife po na hindi ako kasama, kundi mismo yung husband. Yung wife po is Korean. Talaga, bago umuko sa akin na napakasalan ko, sabi niya, wag na wag mo akong ilalagay sa bahay. Kasi ano siya, talaga nagtatrabaho. May career din naman po. Sabi ko, pagbigyan mo lang ako kasi ako para magka-baby tayo. So, naka 3 months lang po. Sabi ko, sige, kung talaga kasi naawa din ako eh. So, umuwi na lang siya. Pero nung lumipat na po ako ng Qatar, 2003 ako dumating doon, 2004, sumunod na po siya din, 2005. Yun, yung panganay po namin sunod-sunod na nandun. Doon na naipanganak yung mga bata? Sa Pilipinas po, pero dinala na namin sila sa Qatar. Doon na po yung 2 anak namin, actually lahat po, yung 3, may 3 po kami ng anak. Yung lahat po sila doon nagtapos ng secondary college dito na po sa Pilipinas. O halos yung kanilang kabataan pala doon sa Qatar? Yes, doon sila. Doon sila lumaki. Pero ang kagandahan lang ma'am is every time na umuwi naman po kami talaga, ini-immerse ko sila. Dinadala ko sa probinsya, especially yun sa farm. Dinadala ko sila, in-expose ko po talaga sila. Ano naman ang dahilan at nagbalik na kayo ng Qatar? Nagretiro ka ba sa Qatar? Yes, ma'am. Talagang pinlano namin ng wife ko. Sabi ko, ayokong umabot tayo sa punto na kung kailan tayo mahina na
saka tayo mag-feel good. Sabi ko, gusto ko namang ma-enjoy natin kahit pa paano yung pinaghirapan natin. So, ang nakita ko po kasi is farming, kasi ako ay Bisaya, Cebuano po kasi ako, ma'am. Na-expose lang ako sa grandparents ko. At ang business po ng aking grandparents is livestock. Gusto ko siyang balikan kasi namimiss ko siya eh. Kaya pinlano ko talaga siya na sabi ko, pag-ipunan natin ito ng dahan-dahan, at least kung pagka-okay na, kabili tayo ng lote, yun ano ko, pagka nag-fulbo, saka ko siya aayusin, dahan-dahan. So yun po ang nangyari, ma'am. Yung dahan-dahan na yon, Dong, ilang taon yan na pinaghandaan mo na yung pagbabalik ninyo finally for good dito sa Pilipinas? As early as 2012, ma'am, nag-purchase na ako ng mga lote eh, na pang-farming talaga. Tapos, pumartner po ako doon sa mga marurunong talaga, yung mga trusted na mga kaibigan ko na nagbi-business. Tapos nag-boom siya noong 2015. Sabi ko, makakakubis, ito na yung time na pwede kami mag-full good. Kaya lang, nakiusap ko yung mga anak ko kasi sabi nila, pa, gusto namin dito muna magtapos ng high school. So parang yun ang naging compromise namin. So yun po, noong 2019, nag-full good na kami lahat. Nag-decide na ako mag-full good na. Yun na nga lang po, doon dumating yung pinakamabigat na pagsubo. Kasi umuwi po kami ng 2019, May of 2019, first quarter naman po ng 2020. Pandemic na. Pandemic. So, yun po talaga. Ako po talaga, unang-unang pinagpasalamat po, ma'am, sa asawa ko eh. Sa Panginoon, dahil talaga hindi ako na umabot po na nag-depress po talaga, ma'am, for almost a year. Kasi yung pinutap ko na business, particular yung 2012 pa lang yung piggery namin. Dalawang beses kasi ako tinamaan, ma'am, namin ng ASF. Oo. Talagang doon ako nahihirapan. Tapos yung 2020 na yan. Opa, 2020. Nasaan po kayo noon? Sa QC po ako sa isang firm partner ko dito sa May Rizal. Mabuting kalusugan? Posible yan. Kung malakas ang resistensya ng katawan, iwas sakit yan. Narito na ang King's Herbal Capsule. 23 years ng partner pang kalusugan, ang King's Herbal Liquid, at ngayon may kapsula na. Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King's Herbal Plus Premium. At ito, iisa po anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sapagkat ang gumawa ng liquid at ang gumawa ng capsule, ako po. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Paalala lang po, hindi po ito gamot sa anumang uri ng sakit. Kailan ka naging partner ni na KJL diyan sa Farm Ridge? As early as 2017, kinonceptualize po kasi ito ni Engineer Elmer. Nag-uusap na kaming dalawa. So, ang naging agreement namin, parang gentleman's agreement namin, o kako bro, sino mauna sa atin? Kasi kako ako, hindi pa pwede. Kasi kako nag-aaral pa yung mga ano. Sabi niya, mauna daw siya. Sabi niya, sinisuporta kita. Pagka mauwi ako, sabi ko, hayaan mo lang muna maayos ko din yung konting pangkabuhayan ko para sa mga anak ko din. I'll join you. Sabi ko, sama ako sa'yo. Kasi pag umuwi po kasi ako, ma'am, bumabakasyon kami ng wife ko at ng family ko. Tumutuloy din po kami dito sa Nueva Ecija. Walang taga Nueva Ecija sa inyong mag-asawa? Wala po. Ang wife wala. Ko is dito. Opo, opo. Ang napangat kasi talaga sa amin yung pantabangan, ma'am. Ito po talaga yung ano. At yung farm ko pa, ma'am, sa Rizal, mas gusto ko. Okay, maganda rin po kasi doon, pero ewan ko ba, ibang hila sa akin ng Nueva Ecija. Nag-i-enjoy po talaga ako. So, ibig nyo sabihin, nasa Qatar pa lang kayo, ito na, yan na ang pinag-uusapan ninyo ni na Engineer Elmer at ni na Kichel. Yes, nandun pa sila mag-asawa noon sa Qatar. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tama po kayo. Yes, ma'am. Kumbaga may blueprint na siya. Kumbaga may master na. Ano na lang, yung implementation na lang kung paano, ang timeline na lang ng implementation. Marami po kayo na magkakasama sa Qatar? Ang partners po kasi is nasa 30 plus na, ma'am. Puro mga taga roon po. Puro majority po, majority, ma'am, majority po. Pero naroroon pa rin po sila o yung iba nakabalik na rin? Karamihan, ma'am, naandun pa eh. So, nagpo full time sa Farm Ridge, kayo ni na Engineer, yes, Elmer, ma'am, at saka ni Kaysel. Yes, kayo kasi, yes, nakabase na rin dyan, di ba? Yes, ma'am. Kami po, kasama po yung wife ko. Dinadahan na, pinagtutulungan namin as partners. Kumusta dyan sa Farm Ridge? Gaano kaganda talagang
dapat inirekomenda ninyo yan sa ating mga OFW, sa kanilang mga kaanak na dapat pupunta dyan sa Farm Ridge. Anong meron ba dyan? Sa dami ng nararamdaman ko dito, mga positive na nangyayari. Hindi ko alam kung paano ko ipaliwanag. Siguro ma'am, ano na lang. Yung you're with nature, yung bang... basta makakalimutan mo yung kung may problema ha. Number one yun. Number two, yung parang nagba-back to basic ka, marirealize mo na ganda pala ng kalikasan na binigay ng Panginoon sa Pilipinas na dapat pagyamanin natin sa tamang paraan. Hindi po pabibiglain natin. So yun po ang nakikita ko rito. Basta ang hirap paliwanag, Ma'am Susan. Mas na-appreciate ninyo yung nature, yung creation ng Diyos, ano po, yung regalo niya sa atin. Paano pa natin to i-preserve and at the same time makatulong din sa kapwa. Miyembro din kasi ang Farm Ridge sa sustainable community. Paano ito mananatiling sustainable, ano po, yung kanyang operation at syempre patuloy na inaasahan ang ating mga OFW? Unang-unang kasi yung project na ginagawa natin, like for example sa nilito sa akin, yung sa livestock po kasi. Ito po ang parang pang-suporta namin dun sa mga kabi na existing ngayon at sa mga kabi na mabibuild pa a year from now. So para hindi na rin po kami bibili ng mga pagkain, gulay, itlog, manok at ibang karne. So inuumpisahan na po namin dito. And ang kagandahan po kasi nito ma'am is yung sinasabi namin na back to basic talaga. Hindi po kami gumagamit ng mga kemikal. So good agricultural practices po ang ginagawa namin magmula po sa tanim hanggang po doon sa livestock namin. So yun po ang importante roon. Although we're aiming for 100% organic, pero sa ngayon hindi pa po namin ma-obtain yan kasi sa laki po at lawak noong kailangan namin i-develop. So inuunti-unti po namin siya. Yung konsepto na ginagawa po namin sa ngayon ma'am, hindi lang po ito in terms of employment, nakakatulong kami dito sa community. Kundi kung ano po yung sistema na ginagawa namin, kamukha po itong free-range chicken namin na dinidevelop namin. Sabi ko nga po doon sa mga farmer, kung meron kalimang mga at least mga 200 to 500 square meter na lote, kung ano yung konsepto namin, pwede namin ibigay sa inyo, pwede nyo itong i-adapt para hindi lang kayo magmumroblema sa inyong pagkain sa karne, kundi may sustainability. Kasi mang pagkamarami na po kasi yung pagkain, so sustained na siya, secured na siya, eh magiging affordable na po siya. So yun po ang magiging cycle na nun, ma'am. At saka yung suporta ninyo sa mga magsasaka, hindi ba? Opo, kasi may association dito, ma'am, at saka meron po ang cooperatives. Nagpakandak na rin po kami ng coordination with DA at saka ng ibang NGOs. Mushroom plantation, mushroom processing. So ginagawa na po namin yan para po pag natuto sila, kami na rin po yung bibili, kami na rin po yung merkado at i-display po namin yan dito sa aming sa resort na Farm Ridge. So yung kung gustong mag sa ibang area, pwede po silang mag-distributor or reseller at the same time. May mga ongoing project pa? Hindi pa pala tapos ang Farm Ridge? Yes, ma'am. Tuloy-tuloy po ito yung livelihood project namin through association and through cooperatives dito sa area. Dinadahan-dahan lang po talaga namin kasi mahirap po kasi pagkabigla lang mo eh. Kasi siyempre kailangan mo rin kung i-condition yung mga farmers, yung local farmers. Kasi with the respect naman po sa mga farmers natin, ang nakasanayan po kasi nila is purely employment lang. Sabi nga namin, ni Ma'am Kaysen sa Angel Elmer, okay yung employed kayo sa amin, pero di ba mas maganda yung may passive income kayo. Meron kayong active income through salaries, and at the same time, meron kayong passive income kung makapag-alaga kayo ng mga hayop sa tamang paraan. Meron kayong ibang livelihood, kundi say mushroom, o makapag-process kayo, makapag-gawa kayo ng chips through mushroom. Yun po ang aming, unti-unting binibigay sa mga farmers na maintindihan po yun. Pero ano po pandemic pa, no, nagbukas pala ang Farm Ridge. At sinuportahan naman kayo, may mga nagpupunta na ngayon dyan. Yun po, talagang pasalamat din po kami una-una sa taas. Pangalawa, doon po sa mga guests namin kasi hindi lang po sila bumabalik, kundi sila na po yung nagpo-promote.
Oo, nagdadala na sila. Opo, bumabalik pa yung kasama. Diba, dami. So, hindi po kami natutuwa. Tapos, yun nga po, yung packet dito kasi medyo challenging talaga. Ang nangyayari, pagka, alam na namin kaagad pagka-returning guest kasi ayaw sumakay sa loob ng pickup, gusto sa labas. Talaga, mas gusto nila yon. Sige po, imbitahan ninyo ang ating mga kababayan, pati na yung mga nasa abroad na every time na uuwi ng Pilipinas at magbabakasyon, ang dapat nilang piliin ay dyan sa inyo sa Farm Ridge. Go ahead, Dom. Sa ating pong mga kababayan, especially sa ating pong mga OFW, yung mga pamilya nyo po, sinisiguro po namin kayo pagka nag-vacation kayo at nagpunta po kayo dito sa Farm Ridge namin, eh may enjoy nyo po hindi lang po yung nature, kundi makakatulong din po kami na pukawin yung inyong puso at damdamin kung ano po ba yung advokasya na meron ang Farm Ridge, hindi lang po sa sustainability ng nature, kundi yung food security and sustainability na kailangan pong ma-attain natin sa Pilipinas. So, sana po pumasyal kayo dito sa amin sa Farm Ridge para po ma-enjoy po ninyo ang kalikasan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Finally, sulit ba ang pag-a-abroad ni Dong at masasabi mong tama ang naging desisyon mo? Yes, ma'am. Kung mangyayari po ulit sa buhay ko, ito pa rin po ang gagawin ko. Babalik po ako sa pagtulog. Kasi nag-i-enjoy po talaga ako. Nakikita ko po yung mga nakapaligid sa amin, yung nakakasalamuha namin dito, especially yung mga farmers na kasama namin. Nakikita po namin na umaangat din po kahit na kanilang buhay mo. Sa tulog ang pagtulungan po namin. Thank you. Thank you very much, Dong. At magkita tayong muli. Maraming salamat na nagkakilala tayo. Thank you, Ma'am Peter. Smart. Salamat po ng marami. Ayan, nakakwentuhan natin si Severino Dong Pipito mula po sa Qatar, isa sa mga investor ng Farm Ridge Agri Resort by Desmond. At nakakwentuhan natin dyan ang mag-asawang si Keishel at si Engineer Elmer Atun. At napakaganda pong lugar dyan sa Pantabangan, Nueva Ecija. Dalawin po ninyo, suportahan po natin ang ating mga OFW, suportahan natin ang ating mga magsasaka. Ito po ang espesyal na edisyon sa ating Usapang Kabuhayan kasama si Ginoong Pepito dito sa Pilipinas Online Bantay OCW, hatid ng Inquirer.net at Radio Inquirer Online. Ako po si Susan Kay.